kunwari itong mga train station na to, mukhang mythic tong station na to, ang gaganda ng itsura nga. So iba-ibang earning yan kasi ang gaganda ng pwesto nito guys. Yo, what's up guys? Usapang play and earn games na naman tayo. At sa video na to, babalikan naman natin tong Chain of the Century. So isa nga po itong play and earn game, nandito nga sa Wax Blockchain. So kung hindi nyo pa po alam guys, meron na po tayong video eh, no? Andito po yan sa YouTube channel natin about naman dito sa game. So pinakita na po natin kung paano ba mag-setup dito ng chain sa game at yun nga kung paano mag-start dito naman sa Chain of the Century. Pero sa video na to guys, magsa-setup naman tayo ng train station. So focus tayo dyan sa train station na yan at kung paano ba mag-umpisa kung mag-invest ka naman dito naman sa mga station nila. Pero kung hindi na pa po napapanood itong part 1, ay ilalagay ko naman tong link ng unang video natin about naman dito sa game sa description sa baba. Pero bago tayo mag-umpisa, ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang play and earn. Washout sa mga nakasakay sa Orbitao. Washout sa mga labada kung di natutuyo dahil tag-ulan. Washout mo Shivs, pa-washout naman sa video mo for the first time, haha. So balikan natin to guys, Chain of the Century. So isa nga pong chain tycoon game na dito nga sa Wax Blockchain. At part 2 na nga po itong video na to na magsasetup nga tayo ng train station. At para sa part 1 nito guys ay nasa description naman sa baba. So para makapag-start na tayo guys, dito po tayo sa wallet natin. Andito naman sa Atomic Hub at dito na po yung train station natin. At ang pinaka murang entry po ng train station sa ngayon guys, dito naman sa Atomic Hub is nasa around $260. So more or less 2,200 wax naman po para naman ay makabili tayo nitong train station. So meron na tayong common na train station guys at isa-setup na nga natin yan dun sa loob ng game. So syempre para mapag-start tayo, dito naman tayo sa play at maglalagin lang po tayo sa account natin gamit nga po itong wax wallet. So dito na po tayo sa loob ng game at yun nga para naman ay makita natin kung saan po yung train station natin, i-zoom out lang po natin. No? At yan po, makikita na agad natin meron tayong dot dito na green. Kasi nung nakaraan guys ay dito naman tayo nag-start sa Canyon Landing. Yan po, makikita natin. So andito po yung bakas ng train natin. No? Yan nga po, SSG1. So may chain at this location. Yan po, nakalagay dyan yung chain na sinetup natin nung last video. At dito naman banda sa kabila guys, makikita naman natin yung train station naman natin. So ibig sabihin, pag meron kang hawak dito na train, no? Yan po, magkakaroon ka na ng station dito mismo sa map. Ngayon, ano bang pwede natin gawin dito sa station natin? Check natin itong mga button na to guys kung anong pwede natin ma-explore. So una, check naman natin yung mga visitors natin. Meron tayong total in 24 hours guys, meron pong total 8 trains nga na bumisita nga dito sa train station natin. Ngayon, check naman natin itong na-accumulate natin dito naman sa station na to is nasa around 24, is nasa around 28 lang po eh, no? Na itong ang Chain of the Century na token sa loob ng 24 hours. So tignan natin guys ha, in 30 days nakapag-accumulate naman ito ng around 3,000 po na mga token. Ngayon guys, next button naman natin, meron tayo ditong billboard. So itong billboard na to ay ibig sabihin po, pwede tayong maglagay ng sariling picture natin dito pero kailangan nating i-upload yan guys dito naman sa IPFS. So kailangan na po nating i-paste dito guys yung IPFS hash natin or yun nga ang interplanetary file system or yung pinaka-storing protocol natin guys na dyan nga natin i-store yung mga images natin para sa mga NFTs. Pero syempre hindi na po natin pag-usapan yan guys, kung gusto nyo matuto about dyan, meron po silang website dito kung paano nga pagganahin yung IPFS na yan. So next tab naman tayo, meron po tayo ditong staking. So, at ito namang mga staking na to guys, pwede mo tong i-unlock, magbabayad ka nga ng token yan po, nakalagay 100,000, ito namang isa yung launch, nakalagay naman 100,000 din. So, itong mga staking hub na to guys, ay para po itong mga pahingahan, you know, ng mga NFTs natin. Kunwari, meron ka mga NFTs na hindi nga ginagamit, marami kang chain na naka-standby lang, ay pwede kang gumawa nitong mga yards, or pwede kang gumawa nitong mga launch naman, para naman sa mga conductor natin, ayan po, you know. At makapag-earn ka nga ng mga token pagka in-stake natin yung mga nakatambay nating mga conductor or mga nakatambay nating mga locomotive na andyan nga sa station na yan. So makikita nyo dito guys, pag meron tayong mga in-stake, di ba? Yan, magkakaroon tayo per hour ng mga tokens. So yan naman yung gamit ng dalawang upgrade na to. Kaya nga lang, pag in-unlock mo yan, magbabayad ka ng around 100,000 each na token. So yan naman yung gagastusin mo dito. Pero yun nga, kung ayaw mong bumiyahe, di ba? Pwede mong i-stake yung mga nakatambay mong mga train dyan at mga nakatambay mong mga conductor. Ngayon dito sa gilid, mayroong nakalagay na staking hubs, you know? Pwede natin i-check kung mayroong mga staking hubs yung ibang station din. Kung makikita natin guys, mayroon po yung mga staking hub at pwede rin nating i-stake yung mga NFTs natin dyan. Kunwari ito, may mga iba-ibang klase, no? Mayroong mga VIP, mayroon namang mga public na pwede nga tayo mag-stake din. Kagaya po nito public, pwede nating i-stake yung trend natin dyan kaso wala tayong trend dito. So kung wala tayong hub, pwede tayong mag-stake din sa iba, di ba? Hindi na tayo aalis at dyan nga mag-stake lang yung mga NFTs natin at mag-generate nga yan ng mga tokens. So nakikita din natin yung mga yard at yung mga launch nga sa iba-ibang klase.
klaseng mga station. So far guys, yun lang po yung pwede nating ma-explore, no? Para naman sa train station natin dito, at passive income na nga po ito. Wala na tayong gagawin. Ibig sabihin, every time na meron magdi-deliver ng mga train dyan, ay meron naman tayong share sa income nila. Kung makita nyo dito sa taas, meron na po tayong 728 na mga train of century token. So ibig sabihin guys, ay kung meron ka mga train, no? Mas maganda nga na dito mo padaanin yung mga train mo para meron ka mismong income sa loob ng circle mo, or kung meron kang guild, or kung meron ka mga friends, di ba? Ay pwede mo silang imbitahan sa train station mo para mas kumita nga ito. Ngayon guys, itong income na pumapasok or yung data na pumapasok dito sa game, pwede mo ring i-download as CSV, no? Para nga makita mo yung sheet ng report ng income ng train station mo. So kunwari guys, sa loob ng 30 days, no? Or sa isang buwan na nag-i-exist nga itong train station na to, iba-iba po ang pwedeng maging owner dito, kasi po pag binenta mo to sa iba, di ba? Mapuputa na sa iba yung staking power nito, at siya nga yung mag-earn kung sino po yung may hawak ng wallet nitong train station na to. So kunwari ngayon tayo pumasok, 30 days mo nga hinold, at sa presyo naman ng token ngayon guys, napakaliit lang po yun, no? 6 walks lang po ang na-generate ng train station na to sa loob ng isang buwan, pero passive lang naman, wala kang gagawin dito, at depende nga yan kung saan nakalagay yung mga train station mo. Kung makikita nyo dito guys, yung mga magagandang rarity na train station ay nakalagay po dun sa mga spot kung saan ay mas madali siyang madaanan, eh, no? Kunwari itong mga train station na to, mukhang mythic tong station na to, ah. Ang gaganda ng itsura nga, oh. Tapos dito naman mukhang uncommon kasi kulay green. Meron tayong blue guys na mukhang rare naman itong blue, eh, no? So may mga iba-ibang klase. Ito naman meron tayong purple, at siguro legendary naman ito. So iba-ibang earning yan kasi ang gaganda ng pwesto nito guys, eh. Ngayon kung common ka lang, diba? Doon ka lang sa gilid-gilid, at mukhang mahirap ngang puntahan itong mga common na to. So mababa din ang earning pag common nga yung nakuha mo mga train station. Pero yun nga guys, hindi natin basta-basta mako-compute. Kung konti ang dumadaan, konti yung magiging income mo. Kung marami naman dumadaan or marami nagdi-deliver ng mga commodities dyan sa train station natin, mas malaki naman yung income. So sana po ay nag-enjoy kayo sa video na to guys. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea, diba? Kung paano ba pagganahin itong train station, kung anong pwede nating expect pagka bumili tayo ng mga train station. At yun nga guys, very passive lang ang earning nito. Meron tayo iba-ibang klaseng mga option, at yun nga po yung pinakita natin. At ang lowest entry nga ng train station ngayon is nasa around $260 naman. So medyo mabigat din guys, ha? At depende nga sa magiging mga train na bumibisita sa station mo, yun naman ang magiging earning mo dito. At syempre guys, magta-topic pa tayo ng iba pang upcoming updates kung magkakaroon man ito ng mga major updates, lalo na itong mga games nandito nga sa Wax Blockchain. At syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang Wax Play and Earn Games. Pakilike na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!